on the air on inbred rice seed production and farm mechanization for North Cotabato and Maguindanao rice farmers. In support to Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng palay. School on the Air on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa wasto at tamang pamamaraan ng produksyon ng palay. Magandang umaga ng Huwebes ating mga ka-agriskwela. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si John Lord Oman, Technical Staff ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ako naman po si Hanadig Yamad Pompong. Maligaya po namin kayo tinatanggap dito sa ikatatlong episode ng ating School on the Air on Inbred Rice Seed Production and Farm Mechanization. Ayan, ito'y hatid sa inyo ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Sa pamumuno ni Director Abdul Aydeaan at Assistant Center Director Dr. Jesse V. Vildea. At sa pamamagitan ng RCEF program sa pangunguna ni Engineer Mocles Buwisan. Ito rin ay katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cotabato. Sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Offices ng Pigkawayan. Kasama rin ang Midsaya, Plibungan, Pikit, Carmen, Kabakan, President Rojas, Tulunan at Mlang. At syempre, katuwang din ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Maguindanao sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Offices ng Dato Abdullah Sangki, Ampatuan at Mama Sapano. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapapakinggan po tuwing Huwebes alas 12 hanggang alauna ng hapon sa mga himpilan ng DXND Radio Bida 747 Kidapawan City at 88.3 FM Radio ni Juan Tacorong City. Ayan, binabati lang namin si Sir Nestor Mendoza of Mlang. Ayan, napakaaga nag-text. Ano, 11:55 pa lang, Ma'am Hana, nag-text na. Dapat yung mga may mga award sa graduation day natin, JL. Ayan, nakikinig din Rosalie Reyno ng Mlang. At nakikinig din si Sir Roger C.S. Celeste. And of course, binabati namin si Ma'am Janice Cordero na nakatuning sa radyo ni Juan Tacorong, and of course, ang Task Force ASF sa Kalunasan Post with PNP staff, BPAT, and IDSO staff. Hello po sa inyo. Sige, mga gustong mag-text, JL, paano nga ba sila mag-text sa atin ngayong umaga or tanghali na pala? Ayan, for your greetings and queries sa ating School on the Air on RCEF, mag-text lamang po kayo sa smart na hotline po natin, 0998-461-7947. At para naman sa may mga Globe or TM, mag-text lamang sa 0915-432-3584. Reminder po sa ating mga enrollees, magpa-check attendance na po tayo sa ating mga municipal coordinators para po malaman nila na tayo ay nakikinig sa episode na ito. Ayan, so ngayong araw ay ang pang-tatlong episode na ng ating School on the Air, Ma'am Hana. Ano? So last time or last week, nakasama natin si Engineer Mocles Buwisan, ng ating RCEF focal person. At diniscuss niya yung sitwasyon ng rice industry dito sa Pilipinas. Yes, JL, at nalaman natin ano, na on the average pala ay nakakaubos tayo mga Pilipino, kada Pilipino, ng apat na cups ng rice sa isang araw. Hindi pa kasali doon ang mga merienda natin, Ma'am Hana, no? Yes. Ayan, so para ngayong araw,
ay tatalakayin natin kung ano ba yung tinatawag nating rice tarification law. And of course, maraming farmers na nagtatanong kung ano nga ba ang tinatawag nating RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ayan. So para simulan ng talakayan ngayong umaga, mga magagandat gwapo ang resource person natin ngayong umaga, ano? Walang pabor-pabor. Walang pabor-pabor, ano? Ayan, i-introduce ko po sa inyo ang ating unang resource person. Siya po ay Media Production Specialist 2 ng 8ARTC 12 at kasalukuyang OIC Chief ng Information Services Section. Para talakayin sa ating ng Rice Tarification Law or RA11203, narito si Ma'am Hanady Giyamad Pongpong. Okay, JL, itong topic natin today ay medyo mainit-init ano para sa ating mga magsasaka ng palay, especially yung ating mga rice farmers. So, ang rice tarification po ay also known as Republic Act 11203. So, i-take note po natin yan. Malay natin, itatanong ni JL mamaya. Republic Act 11203. So, ang rice tarification law po ay entitled na an act liberalizing the importation and exportation and trading of rice, lifting for the purpose the quantitative import restriction on rice. So, ibig sabihin po nito, liberalizing, ibig sabihin luluwagan. Yes. So, luluwagan yung pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Dahil nga noon po ay meron tayong quantitative restriction. So, tinanggal na po yung quantitative restriction. So, medyo maluwag na po yung pagpasok ng bigas sa ating bansa mula sa ibang bansa. So, ito po ay isa ng batas. Talagang batas na po ito. Republic Act 11203 na nilagdaan ng ating presidente o ni President Rodrigo Duterte noong February 14, 2019. So, madaling tandaan ano kung kailan naging talagang batas itong Republic Act 11203 dahil nilagdaan po ito ng ating president noong February 14, 2019. Valentine's Day, Ma'am Han. Yes, Valentine. Happy so, hindi Valentine's hindi Day. Hindi natin makakalimutan ano kasi Valentine's Day nilagdaan ang RA11203. Yes. So ito ay also known as the Rice Liberalization Act which amends the Agricultural Tarification Act of 1996. Hindi pala ito bago, JL, ano, dahil noong 1996, meron na rin tayong Agricultural Tarification Act, ngunit hindi kasama yung rice. So lahat po ng produkto ay mayroon ng tarifa noong pamang 1996 except sa bigas. Dahil nga na kumbaga naghangyo sa ta na huwag mo nang ibigyan ng hindi mo na kasama sa bibigyan ng tarif yung bigas na papasok sa ating bansa. So after how many years, sinama na po yung rice o ang bigas doon sa bibigyan ng tarifa. O pag sinabi nating tarif ay tax po yan. So ang batas na ito, ang pinakaunang layunin nito ay ma-lift o matanggal yung quantitative restriction on rice. Hindi lang naman po ito sa import o yung pagpasok ng bigas mula sa ating bansa, kundi niluwagan din yung ating pag-export. So yung ating mga export quality na bigas ay maluwag na rin pong makakalabas sa ating bansa papunta sa ibang bansa na mag-i-import naman dito sa ating bansa. Dahil nga noong 1996 ay pumasok tayo no sa World Trade Organization or WTO na i-lift yung quantitative restriction sa lahat ng agricultural products except pa that time sa rice. So noong 2019, isinama na po yung bigas doon sa mayroong mga tarifa. So magkailang percent ba yung tarifa na ipapataw natin sa mga pumapasok na bigas dito sa ating bansa? So sabi po dito, mag-i-impose tayo ng 35% tarif mula sa mga bigas na magagaling sa mga member countries ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Ayan, Ma'am Han, ano ba yung mga members ng mga ASEAN countries natin na bibigyan o papatawan natin ng 35% na tarif? Yes, papatawan po ng 35% na tarifa ang mga bansang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore at Thailand. So pag ang bigas natin na aangkatin ay mula sa mga bansang ito, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam,
papatawan po natin sila ng 35% na taripa. Kumbaga magbabayad po sila ng tax sa ating bansa. Ayan, Ma'am Han, paano naman yung ibang bansa na hindi kasali sa ASEAN countries kung mag-i-import sila ng mga bigas dito sa atin? Okay, so mag-i-import tayo ng bigas mula sa ibang bansa na hindi miyembro ng ASEAN o hindi kasama doon sa mga nabanggit ko kanina, sila po ay papatawan natin ng 40% na tarifa. So ibig sabihin po noon, 35% ay papataw nating tax mula sa mga ASEAN countries, yung mga bigas po na galing sa mga bansang nabanggit ko, ay nagbabayad po ng 30% na tarifa sa ating bansa, sa ating gobyerno. And yung mula naman po sa non-ASEAN countries, papatawan po natin sila ng 40%. Saan mapupunta yung mga magja-generate natin na pondo mula doon sa tarifa na yon? Ito po ay gagamitin para po suportahan yung ating mga magsasaka upang medyo nga hindi natin masyadong maramdaman yung epekto ng tarification law. Dahil nga, ibig sabihin nito, JL, mas nadami na yung bigas na papasok sa ating bansa. Yes, tama ka dyan. Yes, so dapat magiging competitive tayo at masabayan natin yung presyo ng mga so, pumapasok. So, ibig sabihin nito, hindi mag-worry ang ating mga magsasaka kasi may mga tariff tayong ini-impose sa mga imported na bigas kung saan yung tariff na yun ay gagamiting pondo sa pagbibigay ng mga iba't ibang servisyo sa kanila, Ma'am Han. Yes, isusupport po ito sa ating mga magsasaka. Okay, so saan ba mapupunta yung tarifa na yon, JL, no? Sabi dito, dyan po na-create ang RICE Competitiveness Enhancement Fund Program. So yung pera po na ma-generate natin ay mapupunta sa RICE Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. I'm sure narinig na po natin ito dahil yung ibang mga magsasaka natin ay actually nakatanggap na. Yes, ng mga libreng binhi at mga makinarya mula sa programang ito. So sa RICE Competitiveness Enhancement Fund Program, magkakaroon tayo ng mga programa under o including yung mga farm machinery and equipment para ma-improve po yung ating operations. And then rice seed development. So yung mga libreng binhi. Magkakaroon din po tayo ng expanded credit. Rice credit opportunities and of course mga trainings or extension services. So magkano ba yung kabuang pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF? Ang pondo po nito ay 10 bilyon sa loob ng 6 na taon. So from 2019, magkakaroon po ng 10 billion na pondo ang RCEF hanggang 2024. So ang 50% of the 10 billion ay mapupunta dun sa una kong nabanggit kanina na component, ang PhilMEC po o ang hahawak ng ating programa tungkol sa farm machinery and equipment ay magkakaroon ng 50% o 50 million. Billion. Kada 50 million. 50 million or 5 billion. Ayan. Kada taon. Tama pala, 5 billion. 5 billion kada taon. So ang 30% naman po ay mapupunta sa PhilRICE. I'm sure kilala po natin yung PhilRICE. Ano, sila po yung in charge sa pamimigay ng mga libreng binhi. 30% of the 10 billion ay mapupunta po sa PhilRICE para sa development, propagation and promotion of inbred rice. So kung mapapansin natin yung mga nakatanggap na po ng binhi, inbred rice seeds po yung binibigay sa atin. Ayan, so sa mga nakikinig dyan ng mga enrollees, i-take note nyo po yung budget natin sa RCEF kasi mamaya tatanungin namin kayo isa-isa kung ano yung distribution or division of budgets po natin. Yes, so 10% nung 10 billion na yon ay mapupunta po para sa land bank at DBP. So yung land bank at DBP naman po ang magiging ka-partner natin, ano, doon po tayo lalapit para sa credit component or sila po yung nagpapautang para po matulungan tayo sa inputs natin sa pagpapalay. So, sabi natin kanina, 50 will go to PhilMEC, 30% will go to PhilRICE, 10% will go to Land Bank and DBP for credit, and yung 10% po ay mapupunta sa training or extension services. So, ang training and extension services po ay paghahatian po yan ni PhilMEC dahil may training din tayo on farm machinery operation. And then, kami po sa ATI ay meron din pong share sa 10% na yan. And yung TESDA para po sa ating mga farm schools and mga farmer field schools.
So JL, hindi naman actually talagang mahirap tanggapin yung rice tariffication law, pero sana maintindihan ng ating mga magsasaka na ito po ay batas na at talagang kailangan nating sundin. Pero nandito naman po yung ating gobyerno para gabayan tayo na kung nagawing hindi masyadong masakit yung epekto ng rice tariffication law sa atin. Yes, tama ka dyan, Ma'am Hana. Ano, kung kaya naman na-create itong RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund na makakatulong para mapataas ang kanilang ani at kita, ang kanilang income at saka yung tinatawag nating competitiveness ng ating mga farmers at para makasabay din sa mga banyaga. Yes, isa na dyan yung sinasabi para maging competitive sila, kaya tayo nagkaroon ng school on the air para gabayan po tayo kung paano po yung tamang pamamaraan ng pagsasaka ng pala using inbred rice naman itong ating school on the air. Okay, so para mas pag-usapan po natin ng mas malalim ano yung ibig sabihin or kung ano ba yung nakapaloob doon sa ating Rice Competitiveness Enhancement Fund Program, i-discuss naman po ni JL ang aming John Lord Auma ng aming technical staff ng programang RCEF sa ATI ang tungkol po sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at yung kanyang apat na component. So JL? Kain sa buong bansa. And so natalakay na ni Ma'am Hana kanina yung apat na components na sinasabi natin sa RCEF. Ito yung tinatawag nating Rice Farm Machinery and Equipment or tinatawag nating in a short word or short term, mechanization component. So sa mga enrollees po natin, paki-take note po na 50% of 5 billion sa annual budget natin sa RCEF ang ilalaan ng ating gobyerno para sa mechanization component. At ang pangalawa, ang tinatawag nating Rice Seed Development, Propagation and Promotion, ito na may pinangungunahan ni Philippine Rice Research Institute na may 3 billion na budget kada taon sa pagbabahagi ng mga libreng inbred rice seeds. Ayan, sa pangtatlo naman natin na component, ito yung tinatawag natin, Ma'am Hana, ano, na pagpapautang o expanded rice credit assistance. Ang mangunguna naman na ahensya dito o bangko ay ang Land Bank of the Philippines at ang Development Bank of the Philippines. At ang panghuli nating component, ang tinatawag nating Rice Extension Services Program o ang extension component natin sa RCEF na may taunang pondo na 1 billion na hahatiin pa din natin mamaya. So iisa-isahin natin mamaya ang iba't ibang component ng RCEF. So ang main challenge talaga ng ating bansa is to be a rice secure country. So paano ba natin, Ma'am Han, ma-achieve itong Pilipinas na maging rice self-sufficient or rice secure ano? So yung RCEF, isa ito sa mga programa ng ating gobyerno na makakatulong sa ating bansa na maging rice self-sufficient. Other than sa tinatawag nating NRP o Rice National Rice Program, ito ay under pa rin ng DA, Ma'am Han. Ayan, nagbibigay din tayo ng mga seed, fertilizer, irrigation, mechanization, crop diversification, agro-enterprise, credit research and development, extension, regulatory and policy support. Ito yung National Rice Program natin. Other than pa ito sa tinatawag nating RCEF, Ma'am Han. Pamahalaan at pribadong. So yung main goal talaga ng ating RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund ay mapataas ang ani ng ating mga magsasaka for at least 6 tons per hectare, Ma'am Han, sa mga high yield provinces o 5 tons per hectare in a medium yield provinces. And of course, ma-reduce or mapababa natin yung mga gastos sa pagsasaka ng ating mga farmers into 30%. At kung makakamit natin ang pagtaas ng ani at pagbaba ng gastos ng pagpapalay, ay matutulungan natin ang ating mga farmers na ma-improve ang kanilang income at ang kanilang competitiveness. At kung ganun, ay magkakaroon tayo ng rice secure na bansa. Kaya siya tinawag na masaganang ani at mataas na kita. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Hana. Ano? So ngayon, hihimay-himayin natin, iisa-isahin natin ang mga programa ng ating gobyerno under sa Rice Competitiveness Enhancement Fund.
But before that, kung talagang nakikinig po kayo sa ating mga SOA enrollees, ay ang tanungin na natin, Ma'am Hana, no? Sige, kung first question. Habang maaga pa yung oras po natin. Ibigay sa akin ang budget distribution ng ating RCEF at kung sino ang ahensyang magpapatupad nito. Ayan, so i-text lamang po sa number po natin na ibinigay po namin kanina. For our smart, i-text lamang sa 0998-461-7947 or sa Globe or TM 0915-432-3584. Ayan, so magsimula na tayo sa ating seed program. Ayan. So sa ating seed program, may apat tayo na project. Ito yung promoting and distributing certified seeds of inbred rice varieties, mobilizing and strengthening local seed production, supportahan natin yung variety development, at isi-strengthen natin yung mga farmer organizations. Yung nga nasabi namin kanina na ang nangunguna sa pag-i-implement ng seed program po natin under sa RCEF ay ang Philippine Rice Research Institute. Ayan, so kung itatanong po ninyo, ilan probinsya ba sa ating bansa ang i-cover na or mabibigyan ng libreng binhi under sa RCEF program? Pagsabi po dito na 57 provinces sa buong Pilipinas ang potential to improve competitiveness, kung kaya naman ay i-assist natin sila na mabigyan ng mga libreng binhi, Ma'am Han. So it roughly translates to about 1,010 municipalities with a total of 1.89 million rice farmers. Sa 57 provinces na yan, JL, pasok naman na yung ating mga farmers. Yes. At alam naman natin na yung most of our farmers, rice farmers na enrollees dito sa ating school on the air ay nakatanggap na ng libreng binhi mula sa PhilRice. Sige, punta tayo sa mga beneficiaries, Ma'am Han. Ano? So sino ba ang pwedeng makatanggap ng libreng binhi mula sa PhilRice or mula sa RCEF na program? Ayan, sabi po dito, rice farmers listed in the RSBSA, o yung tinatawag nating Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito yung pinaka-basic talaga na requirement sa lahat ng component, JL, yes, no? Yes, kumbaga tinatawag natin itong golden rule. Yes. Kasi kung hindi ka rehistrado sa RSBSA or hindi ka nakapagpatala sa RSBSA, hindi ka talaga makakatanggap ng anumang serbisyo o tulong mula sa RCEF program, Ma'am Han. Yes, JL, may nag-comment dito sa ating Facebook page. Ulitin daw natin yung ating smart number, 0998-461-7947. Alright. So, sino ba yung makakatanggap dito? Dalawa, pwedeng farmer organizations at pwede ding individual farmers yung makakatanggap. Ano? So, for the farmer organizations, must be accredited by DA or accrediting agency ng DA. May members whose rice farms area cover a cluster of at least 20 hectares in 1 to 2 adjacent villages in one selected municipality. So, mga IAs or mga farmers organizations pwedeng makatanggap ng libreng binhi mula sa PhilRice. And of course, individual farmers, Ma'am Han, pwede rin po makatanggap. Yung unang rule lang talaga is must be included in the DA updated registry system for basic sectors in agriculture. So itatanong nila ngayon, JL, paano ba magpa-register dyan? Pumunta lang po sa inyong municipal agriculture offices para po makapagpatala sa RSBSA. Ayan, may nag-text dito, pakiulit daw po ng question. So yung tanong lang po namin ay ibigay sa amin yung apat na component ng RCEF at karampatang budget kada taon at kung anong ahensya ang magpapatupad ng mga components natin under sa RCEF. So yung tanong natin ay 3-in-1. Ano yung apat na component? Sino yung in charge sa kada component at kung magkano ang pondo kada component? Ayan, so kung nasa paaralan ka, Ma'am, 12 points na kaagad. Yes. Ito kung makukumpleto mo. Ano. Alright. So sabi dito, for dry season 2020, which is tapos na, maximum of 4 bags will be given to a farmer with an area of more than 1.5 hectares due to budget constraints. So ang mabibigyan ay yung makakatanggap lang na mga libreng binhi, may corresponding farm size or per hectares po tayo dito, Ma'am Han, ano. So less than or equal to 0.5 hectares ay makakatanggap ng isang bag ng 20 kilogram na certified inbred rice seed na binhi. So kung more than 0.5 to 1 hectare yung area po natin ay
makakatanggap kayo ng 2 bags ng 20 kilogram na inbred rice seed. Ayan, and so on and so forth. So, yung ibang farmers natin nakatanggap na, at yung ibang rice farmers natin na hindi pa nakatanggap ay mag-antay lang po tayo as long as listed po tayo sa tinatawag nating RSBSA. Ayan, punta tayo dito. How can farmers avail of free seeds? Paano nga ba maka-avail ng free seeds? Tanong nila, ano? So, they may claim the seeds in the distribution point and schedule set by the LGU and of course, together with the PhilRice. Yes, actually, nagbibigay din sila ng abiso, JL, ano, sa ating mga municipal agricultural offices kung kailan pwedeng i-release yung mga seeds. And po-posted po sila sa kanilang Facebook page, PhilRice Midsayap. Nandun po yung schedule. Yeah, so kung nakapagpatala na po kayo sa RSBSA at hindi pa nakatanggap ng libreng binhi, pumunta lang po kayo sa inyong mga municipal agriculture office at magtanong po kayo kung kailan ang next distribution nila para ma-assist po nila kayo. Ayan, so sa mga farmers na hindi pa na listed sa tinatawag nating RSBSA, Ma'am Han, ay pumunta lang sa city or the municipal agriculture offices. I-present lang ang isang valid ID or any proof na nagpa-farm kayo. Pwedeng magbigay si Kapitan sa inyo ng certification that you are really a rice farmer. Mag-fill out and sign lang kayo ng RSBSA enrollment form at ikunin nyo lang yung stub nyo para maklaim nyo yung card nyo upon notice. So that's it for our seed program. And now let us proceed sa mechanization program. Ayan, kung tatanungin ko kayo, ilan ba yung pondo or budget natin for the mechanization program? Ito yata yung pinakamalaking pondo. Yes, 50% or 5 billion ang mapupunta sa PhilMEC for this mechanization program. Bakit meron tayong mechanization program under sa RCEF? Ano? So ano bang gustong i-achieve ng ating mechanization program? Una-una, Ma'am Han, ay maka-access ang ating mga farmers sa iba't ibang rice production and post-harvest machinery and equipment. Pangalawa is ma-promote natin ang paggamit ng efficient and cost-reducing rice mechanization intervention. At ang pangatlo ay ang ma-strengthen natin yung mas mapalakas pa ang local agricultural machinery manufacturing industry. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Kasi isa sa main goal ni RCEF, Ma'am Han, diba, is mapababa yung gastos ng ating mga farmers. So para matulungan sila makamit ang mababang gastos sa production ay magbibigay tayo ng libreng makinarya sa kanila. Through the mechanization program ni RCEF. Ayan, Ma'am Han, may mga farmers na nagtatanong, ano ba yung pwede nating ma-avail na mga technologies, Ma'am Hana and Sir JL? Oo nga, no, minsan may nagtanong, pwede ba daw backhoe? Oo. So, isa-isahin natin, Ma'am Han. Sige, go. Sige. Pwede tayong maka-avail ng agricultural tractors? Pwede rin pong mag-avail ng farm tillers. Rice seeders. Rice transplanters. Irrigation pumps. Small solar irrigation. Rice threshers. Rice harvesters. Rice reapers. Mechanical rice dryers and rice meals. Ayan. Okay. Ay, tanong pa ni farmer, ayan, na napakinggan nila kung ano-ano yung mga available na technologies, pero wala doon yung gusto niyang technology, Ma'am Han, ano. So, sabi sa atin ni PhilMEC, kahit anong technologies na related sa rice production, kung gusto nyo at kailangan ng inyong mga association, ay sabihin nyo lang sa PhilMEC or ilagay nyo lang sa inyong proposal para matingnan ni PhilMEC kung kailangan ba nila ito talaga at maibigay sa inyo kahit wala doon sa sinabi natin kanina ng mga technologies or equipments. At saka ang PhilMEC, JL, hindi lang naman yung RCEF, no, yung program nila na namimigay sila ng mga libreng makinarya. They also have other programs na nagki-cater din po sa mga rice farmers natin dito sa Region 12. Ayan, tamang-tama ka dyan, Ma'am Han, ano. So ngayon, nagtatanong ang farmer, paano ba maka-avail or sino ba ang yung pwedeng maging benepisyaryo ng programang ito, Ma'am Han? So sabi dito, eligible and registered rice-based farmers, cooperatives, and associations. So ibig sabihin,
hindi pwede yung individual farmers, Ma'am Han. So ang makakatanggap lang na mechanization program o mga libreng makinarya mula sa PhilMEC under sa RCEF program ay ang mga registered natin na mga rice-based farmers, cooperatives, and associations. Yes, and of course, dapat sila po ay accredited ng Department of Agriculture. Tama ka dyan, Ma'am Han. So ngayon, isa-isahin natin kung ano ba yung mga requirements ng mga FCAs or tinatawag nating Farmers, Cooperatives, and Associations kung gusto nilang maging beneficiary ng mechanization program. Number one, should have at least 50 hectares rice farm of regular members. Number two, must have a minimum rice area of 300 hectares within the peripheral barangays from the proposed location of agricultural machineries and post-harvest facilities. Number three is must have the capacity to operate, ayan, at maintain the machinery and equipment and willing to undergo training courses. So, kailangan may kapasidad yung ating beneficiary or yung mga farmers, cooperatives, and association na mag-maintain at mag-alaga ng ating mga ipamimigay na makinarya. At ang pang-apat, Ma'am Han, na requirements natin dito ay ang the farmers, cooperative, and association must be willing to provide machinery shed as a counterpart for the project. So, kung kayo ay magiging beneficiary ng ating mechanization program, is that kailangan yung magbigay or mag-counterpart man lang ng machinery shed na masisilungan ng ating mga makinarya, Ma'am Han. Yes. Hindi naman ito required na yung talagang bonggang-bonggang yes. machinery shed. As long as maprotektahan lang po natin yung mga ipamimigay nila makinarya para naman po mapangalagaan natin siya at hindi siya madaling masira. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Han. Ano? So, proceed tayo kung ano ba yung mga requirements, Ma'am Han, ng mga farmers, cooperatives, and associations para maka- avail ng libreng makinarya mula sa RCEF. Unang-una ay a letter of intent at resolution galing sa inyong organisasyon na kayo ay kailangan or in need talaga ng iba't ibang rice farm machineries. Ano? So, pangalawa, kailangan ng certificate of accreditation from DA. So kung association po kayo, pumunta po kayo sa inyong municipal agriculture office at maghingi po kayo ng certificate of accreditation. And number three, kailangan may financial statement, duly audited or income tax return or ITR for the past 2 years. At ang pang-apat ay kailangan ng farmers association or cooperatives profile na may listahan ng mga farmer members na may corresponding rice farm area at kung ano-ano yung mga makinaryang present at other information na related sa cooperative or organizations po ninyo. Ayan, so tanong dito, how do we intend to distribute the mechanization technologies? Ayan, so unang-una, itong tinatawag nating technology target setting, Ma'am Han. So on the year 1 of the implementation of this program, 1,200 to 1,600 FCAs ang mabibigyan ng iba't ibang klase ng makinaryaan, Ma'am Han. Yes, this is for the entire Philippines na po. Yes, entire Philippines. And then, don't worry kasi yung mga hindi pa nakatanggap ng mga libreng makinarya kasi sa mga succeeding years, may another batch pa na 1,200 to 1,600 FCAs. Yes, this is until 2024. Yes. So, diba sabi natin technology target setting ano? So sinasabi dito na urgency of need and need-based system. Ayan, so it depends upon the investigation or pag magpupunta na sa inyong mga organisasyon ang taga-PhilMEC at titingnan nila kung kumusta ang sitwasyon ng inyong organisasyon, kung ano ang mga existing makinarya, kung talagang kailangan at kulang kayo ng naturang makinarya na nilagay nyo sa inyong proposal ay talaga namang ibibigay yan sa atin ni PhilMEC. Yes, after ninyo po kasi mag-submit ng proposal, magkakaroon pa po ang PhilMEC no ng assessment kung talagang yes. Kakailanganin talaga ng ating mga grupo yung mga in-applyan po ninyo or propose ninyo na mga mechanization ano bang tawag dito? Mga equipment. Equipments, uh-huh. Ayan. So, kung talagang kailangan, kung yes. If there is a need, then we need to fill the gap. So, yun yung papasok yung PhilMEC at bibigyan kayo ng makinarya kung talagang kailangan naman ng ating mga grupo para naman na matulungan sila na mapababa yung gasa sa kanilang production. Ano?
So, punta naman tayo dito, prioritization. So, yung mga priority provinces ng ating bansa na mga rice-producing municipalities ay ang makakatanggap ng mga libreng makinarya mula sa RCEF. Ayan, Ma'am Han, tapos na tayo sa ating mechanization program and now let us proceed sa ating credit program, Ma'am Han. Ito interesting ito kasi ito ay mga topic sa pagpapautang, Ma'am Han. Ano? Actually, hindi naman natin sila talagang ini-encourage na mangutang. Kasi sabi nga ni Sir Arniel noon sa ating... Yung sa life-giving agriculture, bawal yung utang. Yes. Kasi you need to use the available resources locally. If you want to be sustainable daw, sabi niya, yes, iwasan natin yung utang. Pero kung talagang hindi maiiwasan, nandyan po si Land Bank at si DBP. Yes, okay. Itong credit program po natin, o 10% ng ating annual budget o 1 billion 500 million ang mapupunta kay Land Bank at 500 million naman ang mapupunta kay DBP. So meron tayong credit facility na tinatawag nating ERCA-RCEF or the Expanded Rice Credit Assistance or the Rice Competitiveness Enhancement Fund. So sino-sino ba yung pwedeng maging eligible borrowers dito? Sabi dito, individual rice farmers at saka mga DA accredited cooperatives with farmers as members. So tara, Ma'am Han, isa-isahin natin. So ang individual farmers kailangan registered sa RSBSA. Number one rule, kailangan wala kayong load from any formal lending institutions or DA ACPC credit conduits for the same project. So kung may loan kayo sa ibang lending institutions or sa DA ACPC na same project on the rise, hindi na kayo pwedeng maka-loan, yes, for the same project. And then you need to undergo a technical training from a reputable farm school or institution. Itong SOA natin ay isang pwede nang maging gabay or kung pagkatapos ng ano nito, may certificate po kayo at nalaman nyo yung credit program ni RCEF at naka-undergo kayo ng technical training or information caravan namin, ay pwede na yung i-present po ninyo sa Land Bank. Dahil si Land Bank, i-make sure niya rin po na yung papahiram nila sa atin na pera ay talagang magagamit natin ng maayos, no? So dapat meron muna tayong training. Itong SOA po na ito ay pwede na po itong training or certificate na i-present natin sa Land Bank if ever po na mag-loan po tayo for the RCEF. Alright, tama ka dyan, Ma'am Han. And now let us proceed sa eligibility criteria para sa ating mga cooperatives. Kailangan registered sa CDA or the Cooperative Development Authority, kailangan accredited sa DA, no adverse findings on the cooperatives and its principals, kailangan may strong back office support with a defined operational structure, kailangan nag-i-exhibit ng profitable operations and sound financial condition. So kailangan talaga yung cooperative na mag-apply for loan is that very financially stable, Ma'am Han, at kayang bayaran talaga yung utang na hihiramin. Kasi yung mga cooperatives, pwede nilang ipa-relend yung mga iuutang nila sa Land Bank. Alright, ayan, kung kayo po ay individual borrower or individual farmer na gustong mangutang sa Land Bank para pambili ng farm inputs nyo or gusto nyong bumili ng mga makinarya, magkano ba, Ma'am Han, yung loanable amount na pwede nating mangutang kay Land Bank? Halimbawa, yung farmer, yung sa proposal niya is meron siyang 100,000 pesos in the purchase of farm inputs katulad ng fertilizers, kasi hindi naman kasali yung fertilizers sa RCEF. Ano? So gusto niya nang magbili ng mga fertilizers as farm inputs niya. So that cost around 100,000. So magkano ba yung pwede niyang mautang kay Land Bank? That's 90,000? Tama? Yes, 90,000 or 90% ng total project cost. Mm-hmm. So but not to exceed 1 million pesos. So hanggang 1 million lang yung pwedeng mautang ni farmer sa atin. Ano? And then yung 10%, it will serve as your counterpart na sa project na 'yan. Para naman sa mga cooperatives, same pa rin yung maximum loanable amount is that 90% of the total project cost. So pwede niyong magbili ng different farm inputs, maging working capital nyo. Pwede ding maging magbili kayo ng mga makinarya, magpagawa ng mga facilities sa inyong mga cooperatives or associations. At pwede nyo rin iparilend sa ating mga small rice farmers.
Ayan, tanong dito, magkano ba yung interest na ipapatong ni Land Bank kung kayo po ay magungutang sa kanila? So that is 2% per annum. So napaka-konti, Ma'am Han. Yes, ang liit lang po ng interest. So yun, napakaliit lang ng interest, 2% per annum. So sa project cost sharing naman, yung sinabi ko po kanina, 90% ang papautang ni Land Bank and then 10% is yung equity nyo as a borrower. Sige, punta na tayo, Ma'am Han, kung ano-ano ba yung mga requirements natin isasabit as individual farmers. First is kailangan nyo mag-fill out ng loan application form, kailangan ng valid ID kahit isa lang, kailangan may affidavit and or certification of no outstanding loan na galing sa DAACPC na hindi same project. Apat, kailangan certificate of training na laman nyo kung saan itong kung saan nyo nalaman ang itong credit program. At panglima, Ma'am Han, kailangan may certification sila sa PhilRice at PhilMEC na hindi pa sila nakatanggap ng libreng binhi o libreng makinarya. Yes. Dahil po, itong PhilMEC at Land Bank po ay may mga record ito sila, no? So nakikita rin po 'yan ng Land Bank kung may mga existing na po tayong, for example, ang inapplyan natin sa Land Bank na 1 million pesos is for machineries. So pag naka-receive na kayo sa PhilMEC ng the same machinery, hindi na po 'yan i-approve ni Land Bank. Yes, tama ka diyan, Ma'am Han. So kung naka-receive ka na halimbawa seeds sa PhilRice, machinery or equipment mula sa PhilMEC, pero mag-a-apply ka kay Land Bank for the fertilizer, pwede yun. Yes. But important thing is that it is not the same project po na a-applyan po ninyo. Ayan, punta tayo sa documentary requirements para naman sa mga cooperatives. First is loan application, certificate of accreditation galing sa DA, certificate registration from CDA, kailangan din ng list of officers, kailangan din ng biodata ng mga incumbent officers and employees, and of course, board resolution na nag-authorize sa co-op na mag-borrow or mangutang sa Land Bank, and then kailangan din ng audited financial statement. And then of course, kailangan ng business plan, consolidated farm plan and budget, kailangan ng current year business permit, kailangan ng certificate of training from a reputable farm school or institution, at kailangan din ng certification mula sa PhilRice at PhilMEC na hindi pa kayo nakatanggap ng libreng binhi at libreng makinarya mula sa RCEF. So other terms and conditions, ano ba yung mode of release po natin? So it can be released on a lump sum or staggered basis. Ayun. So pre-release requirement, kailangan nyo lang mag-open ng ATM, current or savings account with BBP and Land Bank. So para po sa mga nakikinig, for the province of North Cotabato, kasi nga dalawa yung banko natin, Ma'am Hana, no? Yes, Development Bank and Land Bank. So for the North Cotabato province, dumako po kayo sa Land Bank of the Philippines. And of course, pati na rin yung Maguindanao. Yes, for the South Cotabato, baka may mga listeners tayo. Oo, may mga listeners tayo sa South Cotabato. Ano? Uh-huh. So for the South Cotabato, pumunta po kayo sa DBP or the Development Bank of the Philippines. Hindi po kayo pupunta kay Land Bank, kundi pupunta po kayo kay DBP kasi sila po ang nakatoka for the province of South Cotabato. I-take note na lang din natin, no, na for the entire Region 12, talagang South Cot lang po yung nakatoka sa DBP. Yes, tama ka dyan. And now let us proceed for the last and last component ng ating RCEF, yung naiiwan na 10%. Ito yung tinatawag nating Rice Extension Services Program. So under dito sa Rice Extension Services Program, Ma'am Han, may 10% na budget tayo every year, o 1 billion. 700 million, Ma'am Han, ay mapupunta kay TESDA. 100 million kay PhilRice, 100 million kay PhilMEC, at 100 million kay ATI. So may tatlong components po tayo para sa ating RCEF na Rice Extension Services Program. First is design and delivery of training programs. Number 2 ay mag-develop tayo ng farm school, at ang pangtatlo ay magbigay ng scholarship program sa ating mga farmers. So isa-isahin po natin. So for our component 1, para sa ating mga trainings, so yung ATI po ay may mga trainings na ini-implement, no? So merong training for specialists, training for trainers, and training for farmers. So itong training for specialists, ito yung mga nakandak na training natin sa central office sa PhilRice Nueva Ecija, ano? Kung saan some of our ATI staff ay nag-undergo doon ng Rice
specialist training course. So yung mga graduate natin ng RSTC, Ma'am Han, sila po ang naging trainers natin for the training of trainers ngayon. So meron tayong TOT ngayon na nakakandak dito sa ATI Region 12 na ang mga participants natin ay from BARM. And of course, yung mga na-train natin sa TOT, sila na naman yun ang mag-train sa ating mga farmers para sa tinatawag nating Modified Farmers Field School. Other than that, mga field mech and field rice po ay meron pang mga trainings especially sa mga yung mga nakatanggap na mga makinarya, Ma'am Han, ano, kasi yung field mech ay may training sila para sa ano operation and management of different agricultural machineries. Technology. So other than that, ang component 1 po natin ay may communication support services. So under po dito yung tinatawag nating school on the air. So ito na 'yon. Yes, ito na 'yon. So ang budget po na ginamit po natin dito sa ating school on the air ay doon natin kinuha sa extension program po natin. And of course, meron tayong technical briefings, meron tayong IEC materials and campaign. So yung mga enrollees natin nakatanggap ng notebooks, ballpen, eco bag at RCEF toolkit, isa 'yon sa mga IEC materials natin, Ma'am Han, ano. So meron din tayong mga radio programs and of course SMS advisories. So ang pangalawang component natin for our extension services ay tinatawag nating development of farm schools. So kung may mga learning sites na sa inyong mga munisipyo or probinsya na hindi pa farm school at gustong mag-implement ng modified FFS or modified farmers field school, pumunta po kayo sa TESDA at magpa-register kayo as a farm school po. Pwedeng learning site, pwedeng SUCs kung halimbawa may nakikinig na SUCs, pwedeng mga local colleges and universities, pwedeng iba't ibang mga university na nag-o-offer ng agriculture qualification. So pwede kayong maging farm school ni TESDA. Yes, dahil itong mga farm schools na ito, JL, dito natin ikakandak po yung mga farmers field schools. Yes, tama ka dyan. So that is why out of the 1 billion, 700 million ang mapupunta po kay TESDA dahil yung mga farmers field schools po natin, I'm sure yung iba sa mga farmers natin dito ay nakapag-aral na rin under farmers field school. This time po ay gagawin siya ng TESDA through a scholarship. So mga yes, scholars yes, tama ka dyan, kayo. Ma'am Han. Mm-hmm. So, sa ating component 3, ito yung tinatawag nating scholarship program. Dito na papasok yung ibibigay na scholarship sa ating mga farmers para sa tinatawag nating Modified Farmers Field School. So, some of the farm schools sa region, Ma'am Han, nag-take off na for our FFS. And some ay they are still conducting the training induction program ng TESDA para kailangan din ito para sa pag-take off ng kanilang Modified Farmers Field School. So, bibigyan po ng scholarship ang ating mga farmers para sa ating Modified Farmers Field School at tuturuan sila on the modernized production of high-quality inbred rice seed and seed certification. Yes, in fact, meron tayong induction program ngayon no, sa Pigkawayan. Yes, meron tayo, Ma'am Han. And of course, yung mga trainers natin for the FFS ay yung mga na-train natin sa TOT ng ATI. Ayan, so tatlo yung component natin for the Rice Extension Services Program. Number one is yung trainings. Number two is yung development of farm schools. At ang number three ay ang tinatawag nating scholarship program. Ayan, Ma'am Han. Parang punong-puno yung cellphone ko ng text. Ang daming sumagot. Tingnan natin ano. Sige, yun yung pong kabuuan ng ating Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mag-recap lang muna tayo, JL. Oo, i-recap lang po natin. So, yung Rice Tarification Law, Ma'am Han, or the 11203 ay ang act liberalizing o pagpapaluwag ng import and export of rice sa bansa. Yes, tandaan po natin yun na hindi lang po yung pagpasok ng bigas kundi sa bansa ang paglabas. Ang niluwagan natin, pati po yung pag-export natin. So dapat yung mga palay natin ay for export quality na din. Yes, and of course, Ma'am Han, yung RA 1120 or Rice Tarification Law ay di ba maipapatap tayo na tariff. Yes. So yung tariff na iyon na makukuha natin o ma-generate natin ay magiging pondo or taunang pondo para sa RCEF natin o the 6 billion budget every year. 10 billion budget. Sorry. At 10 billion budget every for year. For 6 years. Yun yung mean ko. So for the 10 billion na budget, 50% or 5 billion ay mapupunta sa Filmec.
3 billion ay mapupunta po sa inbred seeds for field rice. 1 billion ay mapupunta sa expanded rice credit assistance, so pagpapautang ng land bank at saka ni DBP. At ang 1 billion po ay mapupunta po sa extension program, kasama po dyan yung TESDA, field rice, PhilMEC, and of course kami po sa ATI. Ayan, so yun po yung lahat-lahat ng ating rice certification law and ang ating tinatawag nating rice competitiveness enhancement fund. So ngayon ay nalaman na natin ano. So ang pinakaunang nag-text sa atin, Ma'am Han, is si Rosalie Reyno ng Mlang. Ayan. Okay, so sure ka talaga siya yung first, ha? Siya talaga yung first kasi nag-text siya as around 12:29. Okay, so congratulations, Ma'am Rosalie. Anong premyo ni Ma'am Rosalie JL? I-announce natin dun sa group page. Kung kaya naman yung mga SOA enrollees natin ay mag-join po kayo sa ating Facebook page. Ay, Facebook group page kasi super saya doon kasi after nito magkakaroon tayo ng mga talakayan. Yes, okay. Ayan, so may questions kayo, may clarifications kayo. So, yung FB group page po natin ay ATI12 SOA on RCEF. So, i-search lamang po sa search bar sa Facebook, ATI12 SOA on RCEF. Ayan, super dami na nag-text and nakakagalak at overwhelm kasi nga talagang nakikinig po sila. Ayan, so binabati lang namin ay ang Sagera magandang tanghali po si Sagera Agaw to ng Dato Abdullah Sangki. Kain ang kakayahan. Si Jainal Pagayaw ng Pikit. Bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig. Ayan, nag-text din po si Ma'am Samira Dumato ng Dato Abdullah Sangki. Nag-text din si Ma'am Evelyn Emanel ng Libungan. Ayan. Hello din po Ma'am Ayla Agaw ng Das. Mohamedin Lintang. And of course, nag-text si Sir Joel ng Ampatuan. At JL, no, marami ding nanood sa ating Facebook Live dito sa Facebook page natin, Agriculture. Ayan, batiin natin sila, Ma'am Han. Yes, good afternoon to Sir Roel Peña, Florida. Sir, gusto naming dumaan mamaya sa farm niyo at mag-document kami. Yes. So, Sir Roel Peña, Florida, yes, from South Central Mindanao Colleges and Technology. Mayroon ding dito, sir, si Sir Donald Pasakyan ng President Rojas. Hello, Sir Donald. Sir Donald, pakibigay na lang po ng list of enrollees natin sa kapatid mo. Thank you! Okay, good noon po, Marites Eslom ng Pigkawayan. Nanonood po ako ngayon. Hi, Ma'am Marites! And of course, Ma'am, nanonood si Ma'am Neri. Hi, Ma'am Neri! Hello po, all the way from Midsayap. Ayan, yes. Yung Manas Alternatives and Herbal Products na learning site natin. And of course, good morning, sir and ma'am from Floridaliza Buenaferlu. And Ma'am Judith Corona. And of course, si Sir Melbert Maitim. Good afternoon din po, sir. Si Ma'am Marites pala, JL, ay from Pikit. So, hi, Ma'am Marites. May mga ano din po tayo dito. From Ampatuan, Maguindanao, nanonood, Sir Manny and Dyla M. Jr. Nanonood daw po siya from Ampatuan, Maguindanao. Sabi naman ni Sir Ferds Glorioso, Ferdinand Glorioso, nakaka-experience daw siya ng low internet connection. Sige lang po, sir, dahil pwede niyo pong mapanood ulit, yes, yung ating live dito. Kung may malakas Facebook. Ka na signal, sir, is ibalikan niyo lang yung, yes, ating Facebook Live at pwede po kayong manood ulit. Pwede niyo pong i-review itong ating episode through our Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12. At ayan, binabati namin ang lahat na nagbi-birthday ngayong week. Happy birthday po! At maraming salamat sa ating mga municipal agriculturists na mga bayan ng mga SOA coordinator na mga bayan ng Pigkawayan, Midsayap, Libungan, Pikit, Carmen, Kabakan, President Rojas, Tulunan at Mlang. And of course, our partners po mula sa Maguindanao, sa mga munisipyo ng Dato Abdullah Sangki, Ampatuan, and Mama Sapano. Ayan, sa ngalan po ng ating ATI Director, Director Alfredo S. Aton. At ating Assistant Director, Dr. Rosana Mula. And of course, sa atin din pong Chief ng ISD sa Central Office, Ma'am Antonieta Arceo.
Ganun din sa ating Department of Agriculture Regional Field Office 12 Regional Executive Director, Attorney Arlen Musa Mangelen. Ang aming active and supportive na Center Director sa ATI Region 12, Sir Abdul I. Dayaan. Sa ating Assistant Center Director, Dr. Jesse V. Bildea. And of course, to our focal person of RCEF program in ATI 12, Engineer Mocles Buisan. Ayan, maraming salamat sa ating SOA enrollees, sa mga nakikinig sa DXND Radio Bida 747, Kidapawan City. Ganun din sa 88.3 Radio ni Juan, Tacorong City. Abangan po ang episode natin next week, August 13, Thursday po pa rin yan, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ang topic po natin ay didiscuss natin ang rice morphology and growth stages. Ano, AJL? Ayan, so magsisimula na tayo sa totoong topic na talaga. Ito yung simula ng ating palay check system. Yes. So hanggang sa muli nating episode ng ating SOA, ako po si JL Oman. At ako naman po si Hanadigyamad Pompong na nag-iwan ng isang magandang hapon sa ating lahat. Itinatampok ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 and School on the Air on Inbred Rice Seed Production. Palaguin ang